We have two lines here, then alamin natin kung saan point sila nag-intersect. We're going to find out which point sila nag-intersect. So, unahin natin, equate natin yung una, itong unang line natin, equate natin siya into yung pangalawang line natin, equate natin siya into y. Solve natin for y. So, we have 2x, 2x plus y is equals to 6. So, we have 2x plus y is equals to 6. So, solve natin for y. So, move natin sa 2x to other side of the equation. Magkakaroon tayo ng y is equals to 2, negative 2x plus 6. Okay? So, meron na tayong value ng y is negative 2x plus 6 na nanggaling siya dito. So, kukuhanin natin si x minus 2y minus 2y is equals to 1. Yung unang equation naman natin. So, ano nakalagay sa unang equation? X minus 2y equals to 1. Then, itong y, papalitan natin ng inequate natin na value ng y. So, diba, ito, ang value ng y is negative 2x plus 6. So, we must replace or substitute the value of y. Magkakaroon tayo ng x minus 2 multiply to negative 2x plus 6. Then, equate to 1 or equals to 1. Then, solve natin. X, negative 2 times negative 2x, that is magiging positive 4x na siya. Then, negative 2 times positive 6, that is negative 12. Equals to 1. So, move natin dito. Patuloy natin dito. So, we have x plus 4x minus 12 equals to 1. So, pagsamahin natin si x plus 4x, magiging 5x minus 12 equals to 1. Move natin si negative 12 to other side of the equation. Magkakaroon tayo ng 5x is equals to negative 12, magiging positive 12, 12 plus 1. So, 5x is equals to 13. Hindi ba ako nagkakamali? Tama naman. 5x is equal to 13. So, divide both side natin into 5. So, x is equals to 13 over 5. So, meron na tayong value ng x, 13 over 5. And this 13 over 5, siya nating isasubstitute sa dalawang value ng x sa dalawa nating line. So, unahin natin, x minus 2y is equals to 1. So, what is the value of x natin? 13 over 5. 13 over 5 minus 2y is equals to 1. So, move natin itong 13 over 5 sa kabilang equation, diba? Magkakaroon tayo ng 2y is equals to 1 minus 13 over 5. So, negative 2y. So, magkaiba sila kasi 1 minus 13 over 5. So, kailangan same denominator sila, magiging 5 minus yan. So, 5 times paano malaman natin? 5 times 1, magiging 5 din siya. So, pag-multiply nyo lang to, cross-multiplication. So, 5 over 5 minus 13 over 5. So, 5 minus 13, negative 8 over 5. So, meron tayo dito negative 8 over 5. Then, divide both side natin sila by 2. Then, divide both side by 2.
Then magkakaroon tayo ng y is equals to get the reciprocal para makuha na ma-compute natin 'yon. So negative 8 over 5. What is the reciprocal of 2? One half. Yes, 1/2. The reciprocal of 2 is 1/2. So multiply na natin siya, magkakaroon tayo ng negative 8 over 10. Or lowest term natin, negative 4/5. So, nagkaroon tayo ng negative 4/5 na value ng y. Negative ba talaga siya? Hindi na siya nagiging negative kasi negative din to. Magiging positive na siya, okay? So, magiging positive na siya kasi negative 2y yon. Magiging positive 4/5 na siya. So, dito naman tayo sa pangalawang equation natin. We have 2x plus y is equals to 6. What is our value of x? 2 times 13 over 5 plus y is equals to 6. Two times 13, 26. 26 over 5 plus y equals to 6. So, move natin si 26 over 5 sa kabilang side. Magkakaroon tayo ng y is equals to 6. To 6 minus 26. 26 over 5. So, 6 minus 26 over 5 or 26/5 magiging, kailangan same denominator sila, 5 minus 26 over 5. So, 5 times 6, that is 30. 30 yung magiging numerator natin dito. So, 30 minus 26, that is 4. Over 5, copy the denominator. So, meron tayong y is equals to 4 over 5. So, naging magka-same sila, diba? Magka-pareho sila. So, itong dalawang lines na to na x, itong line na x minus 2y equals 1, then 2x plus y equals 6 is nag-intersect or they are intersecting lines. And they are intersect in that point. Saan point sila nag-intersect? Value ng x natin, 13/5. Then, ang y natin, 4/5. So, they are intersect at the point 13/5 and 4/5. Okay? So, this the line x minus 2y equals to 1, then the line 2x plus y equals to 6 are intersecting lines. And they are intersect in the point 13 over 5, and 4 over 5. So, naintindihan ba natin?